So ang proseso sa paano ginagawa ng purify. Source, galing sa source ay papunta dito sa tanke. Rotang. Okay. Rotang, dupin po siya ni feed pump. So yung feed pump sir. Feed pump, dadali naman po siya dun sir sa FRP, yung first multimedia. Okay, ang multimedia sir, ang laman niya, layering of pebbles. Mga pebbles po. Ang tinatanggal niya, yung mga lumot. After nitong multimedia, ta-transfer po siya dito sa activated carbon. Activated carbon, sir, ang laman niya, granulated carbon. Saan, tinatanggal niya po yung kulay, amoy, tsaka lasa ng tubig. Okay. So, after nito, ta-transfer po siya dito sa softener. Softener, sir, siya po yung tatanggal yung ng hardness ng tubig. Mga hard minerals ng tubig. So, madaling sabi, papasok yung tubig na hard, paglabas niya, softener. So, yun po yung trabaho ng softener, resin. So, after nito, dadaan po siya rito, sir, sa 20 micron. Okay, 20 micron and 10 micron. 10 micron, higupin po siya ni RO pump. Okay, RO pump, dadalhin po siya dito, sir, sa membrane. Membrane, kung siya po yung gumagawa ng purifier, pinag-iwalay niya yung 60%. Sa 40% na pure saka sa 60% na reject water. Okay. Yung reject water sa dadaan dito. Okay. Yung pure dito, dadaan naman dito. Yung waste, dadaan po sa flame loop. Continuous flowing po sa sir. Sa pen and pigilin. Pag nagpa-under kayo, tatapon yung 60% doon. Continuous lang siya. Bakit naging may pa-UU na sa dyan? May parang tapon. Tapon niya sir, tapon. So tapon po yun. Yung 40% sir na pure, okay. Pumapasok po sa product tank. Okay, product tank. Okay, so yun, product tank sir. Product tank na tayo. Mm-hmm. So after product tank sir, higupin po siya ni product pump. Mm-hmm. Okay, product pump, dadalhin po siya rito sa nadali po siya dito sir sa activated carbon, then carbon black pala, carbon black, then 5 micron. Okay. Tapos dadaan po siya sa UV light, diretso na po siya dun sa gooseneck, dun sa refill. Mm-hmm. Okay, yun po yung flow ng purified. Yung mineral naman sir, same procedure from source to rotang. Dadaan po siya dun sa multimedia, activated carbon, then softener. Okay. After softener, sir, magbabypass na siya rito. Dadaan po siya dito sa carbon block, then 5 micron. Okay, so diretso na po siya dito sa UV light, then refill na po siya. Wala siyang storage tank. Okay, yung sa alkaline naman, sir, same procedure ng mineral kasi yun naman po yung raw material niya, mineral. Then pag refill po din sir, may bulb naman po siya dito. Diretso na po siya sa alkaline. Okay. So alkaline, i-on mo lang to sir. Tapos refill na po siya. Dito sir, may dalawa tayong variety. Isang mineral, isang purified. Kung anong gusto mo sir na ibenta, kung yan, purified, open mo lang siya. Close yung mineral. Pero pag gusto mong mineral sir, close muna to, saka mo i-open yung mineral. Itong bulb nito sir, mineral saka alkaline, ang bulb na yan. Okay. Yun, mineral purified. Bakit ganito siya ng kuya yung pagkargo? Di ba? Parang sinortcut? Hindi, ano yun sir, yun po talaga yung design yan. Ah, okay. Ito, hindi na siya nabanat dito. Ah, hindi, kasi dadaan po sa UV light. Uh-huh. Yun ang purpose na, dadaan sa UV light. Paganyan. Okay. Paganito. Dito, dadaan po siya rito. Kapag sinabi mo ultraviolet light na yan, okay. Hindi ba dangerous yan sa, ano, cancerous yan? Ah, hindi, kasi ano na to, water sterilizer lang sir. Okay.
So UV rays po yung pumapatay sa bacteria. Mm-hmm. Okay. Yun. Hindi naman sa harmless naman siya. So dito sa mapapansin nyo, may mga head tayo. Yung head na yan, siya yung kokoman para yung mga natrap na dumi, siya maglilinis. Okay, may mga cycles yan po, may mga cycle po yan, sir. Okay. Yung drawing ko na po siya rito. Kung mapapansin nyo, dito sir, kung top view siya, dito yan nakaporma. Dito nakaturo. Okay, kikita nyo sir ito. Ito may parang nozzle, parang ilong. Mm-hmm. Nakapanyo dyan sir. Mm-hmm. Parang ilong, okay? Mm-hmm. So dito siya nakaturo. So ganun yan, naka-top view. Mm-hmm. Nasa filter po siya ngayon nakaturo. Mm-hmm. So ang pag-backwa sir, sasara nyo muna tong inlet. Step 1, close inlet. Ito po yung inlet valve sir. Mm-hmm. Okay, inlet. So close niya muna, pag naka-cross close yan. So after nun, step 2, backwash na po siya sir. From dito, nadalim po sa rito sir. Backwash. From dito sir, iigot nyo ito, papunta rito. Ito yung arrow sir, ito yung arrow niya. Yung nozzle, so, oh, yeah, ilong. Ilong, okay. So dadalim mo sa rito sa backwash. Backwash. Okay sir. Step 2, backwash. Ba't kailangan pala mag-backwash? Oh, kasi sir, yung mga trap na dumi, habang nagpo-production ka, kailangan linisin ang system. So, ibig sabihin, pwede na akong mag-deliver ngayon? Ay, hindi pa sir, kasi ang may proseso po kasi. So, ngayon, magpo-production mo tayo. Ang tawag natin sa flashing muna. Oh, flashing. Tatanggalin muna yung amoy solvent. Mm. Okay. Pag nawala na yung amoy solvent, saka pa lang mo tayo maglalagay ng filter. Mga filter. Pag nalagay na po yung mga filter, so pwede na mag-start. So ito, wala pang filter? Wala pang filter to sir. Wala pang mga filter yan. Ito may filter na po siya. So ito, ako na lang yung maglalagay ng filter. So meron bang mga pangalan tong mga to? 5 micron? Sige, dito yung mga... lalagay na lang natin sir ng ano? Ng marking. Okay. So ito sir, first step. Backwash, 3 minutes. Uh-huh. Okay. After ng backwash, transfer tayo dito sa rinse. Galing dito, punta rito. So, rinse. Okay. So, backwash. Backwash first. Ito, backwash. Sunod po yung rinse. Uh-huh. Okay, 3 minutes din po. So, hindi muna yung rinse bago yung backwash. Backwash muna. Backwash muna, sir. Ako, backwash muna. So, galing dito, iikot nyo rito. Iikot sira, pag gano'n. Mm-hmm. Backwash. After nito, rinse na, 3 minutes din. Mm-hmm. Okay. After nito, rinse, balik sa dati. Filter. Mga ilang minutes yan? 3 minutes. 3 minutes each. Oo, oh, 3 minutes each. Okay. Okay. So, pagdating sa filter, standby na siya. Okay. Tapos na to. Aba. Sunod nyo naman ito, sir. Mm-hmm. Same procedure. Oh, sige pa. Backwash, 3 minutes. Rinse 3 minutes, tapos nabalik siya dati. Standby, okay. After nito sir, yung softener, gawin nyo na lang sir ng ano, once a week muna yung softener. Until kailan po? Depende sa production nyo. Kung nakaka 100 na kayo sir, yun. Gawin nyo na araw-araw para mas maganda. Okay. So ngayon, ang procedure ng backwash nyo sir, ganun din. Sarado nyo. Nakasarado na yan. Oo, sarado na yan, sir. Cross. Okay. Backwash 3 minutes, sir. Dito sa service, pupunta sila sa backwash. Mm. Okay. After backwash, brine slow. Brine slow, sir. Dito yan, sa baba. Brine slow, ibig sabihin, sir, kasi ito, yung softener na yan, nangangailangan na sodium yan pag na-exhaust. Okay. Kailangan mababad siya sa sodium. So, kailangan natin ng asin. Mm-hmm. Kaya may brine tank tayo. Mm-hmm. Ito sir, bago mag-backwash, a day before, lagyan nyo na sir ng tubig. Lagyan nyo yung tubig dito. Mm-hmm. Tsaka asin. Yung tubig sir, hanggang dito lang. Tapos yung asin, mga ilan na lang? 6 kilos sir na asin. 6 kilos na asin. A day before, maglagay ka na para matunaw na. Mm-hmm.
Okay. So hanggang dito yung tubig. Hanggang dito sa ropo. Kailangan so, malinis yung tubig. Malinis sa ropo. Mineral, okay lang. Okay lang sa alkaline, okay lang din. Okay lang yun. So, malinis. So, after nito sa brine slow, gusto ka naman, akit ka naman sa isa. Brine refill. Okay. Brine refill yan sa dito sa. May mga pangalan naman yan dyan, sir. Brine refill nyo lang. Higupin naman, ibabalik nyo yung tubig na naubos dito. So hanggang dito lang yung tubig, sir, may babalik nyo. After mo puno, akit po kayo dito sa fast rinse. Akit ka sa fast rinse. 3 minutes din po sa sir. 3 minutes sa fast rinse. Then, balik na po sa service. Okay. Standby na siya. After mabakwa, sir, ito yung flushing valve. Okay. Open nyo po sa nyo for 2 minutes. Open flushing valve for 2 minutes. Open nyo lang yan, sir. Ina-open nyo yan. Tutunog na ganyan. Mm-hmm. Mawawala yung pressure para matapong po yung tubig. Ano po? So, after nun, pwede lang i-open ito. After, pwede na itong i-open. Pag in-open na ito, sir, operation na siya. Gagawa na siya ng purified, aakit na yung 60%, aakit na yung 40%. Aktal mo. Maglalagay na po siya. Oh, mamaya yung aktal. Sige. Okay. I-aktal natin lahat. Subukan natin siya. Okay. So, yan. Okay. Ito, ito. So, ano naman yan? Ito po yung RO pump. Pwede naman naka-akit lang palagi yan, sir. Dito po yung control yan. Ito yung control niya. Tapos yung isa, ba't siya naka-down? Ito po yung, pag may finish product na. Okay. Dito na, dito na pa-pump na yan. Sir, naka-back na yan. Hindi naman pundido yan. Hindi pundido. Automatic, no? Automatic na, sir. Diyan na yung on saka off niya. Oo, oo. Pag napuno naman to, itigil naman yung pan. Diyan ni Pereco. Napuno na siya, ipunod na yung counter niya. Oo. May floater sa likod. Ayan, sir. Namatay na yung RO pump. So, ano na siya? Pag napuno. Pag napuno, okay. Pag napuno. Pero pag napuno yan, sir, aandar pa rin yung feedback. Itatapon mo, may tumatapon din sa wastewater mo. Okay? Pag may tumatapon dito sa wastewater mo, isabihin, may pumapasok pa rito konti. May counterpart pa pumapasok dito. So, ang gagawin mo, mapatay mo na lang po. Mag-inlet ba? Okay. Pag inatay mo siya, sige lang siya automatic. Mamamatay na rin yung pump. Pero ano yung umaandar? Ayan, sir. Oh. Ayan, tayo siya, mamamatay po siya. Automatic na rin siya. Mga ilang minutes po bago mamatay. Pag na-reach na po yung pressure. Yan. Okay. Pag magpo-production kayo, open nyo lang po. Okay, magpo-production muna tayo. Ilalagay tayo dito. Tapos dito, ano naman yung lumalabas dito? Yan, sir. Yan yung wastewater niya. Ah, wastewater naman yan. Kasi dinagay lang yun dito para panghugas mo na rin. Oo. Dito sir, ipatira mo lang yung sakit. Ano sir, para maayos sir, kasi kung kami, pututok lang namin yan dyan, baka magka-problema. Ah, magka problema sir eh. Kasi pwede, akala ko pwede nyo ilagay yan. Hindi nyo ba pwedeng i-ano yan? Kasi namin gamay yan sir eh. Ay, bakit nyo dyan idinaan? Yung waste? Oo. Kasi sir, pag nilagay yan dyan sir, halimbawa ito na yung bakwas. Pag nilagay na yan dito yung tubo, tututok lang naman yan eh. Tututok lang yan ng kuwan, tubero. Oo, ng tubero. Tutusok lang yan. Tutusok lang. Yung sa orange. Hindi kasi namin gamay yan sir eh.
Baka lang ang problema pa eh. Sa tubero? Oo. Tubero sir, gano'n yan. Ah, sige, sige. Gusto mo gumagawa niyan, sir? So, hindi nyo kaya bang ikabit pa? Hindi. Meron naman ang tubong ano, orange yan. Pag nasitil na yan, sir, dito na yan, patapon. Pwede mo lang panghugas ng galon. Ano naman yan? Ito yung bottle washer. Panglinis sa loob ng galon. Okay, ako, sir. Sige, pre. Ah, saksakan. Ay, walang pagkakas. Sige, sir eh. Ano yung napakan? Kung may extension. Saksakan yan. O, sinasaksak to, sir. May saksakan. Saksakan yan, sir. Dapat may saksakan dito. Opo. Tapagawan pa yan. Kasi yung ano eh, bago yung install eh. Dito. Pag sinaksak mo na, aware ka talaga na may dapat may ganun dito sa loob. Oo. Kasi malakas to eh. Presyo naman to eh. Panlinis. Oo. Oh, sa loob ng galon, pambanlaw. So, ito sa mangyayari to, ganito lang, okay lang siya. Ako dito pang-control na talaga.